pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Servisyong totoo lang. Bahay sa Agam Road, Quezon City ang natupok. Mahigit 300 pamilya apektado. Matinding init. Sinasabayan pa ng traffic. Kaya ilang sasakyan dumidirik. Mga paraan para maiwasan. Alamin? Tungkol sa manok at baboy, pati paglaki ng mga isda, apektado rin ba sa mainit na panahon? Dalawang bata, patay, siyam na ospital matapos makakain ng puffer fish o kutete sa Quezon. Pinakamoderno umano nitong fisheries vessel, dinipgoy ng China sa gitna ng stand-up sa Panatag o Scarborough Show. Sanggol, umilapon ng madiskrasya ang motorsiklo nilang magina. Nakaligtas ng wala man lang sugat. Sa Pakistan naman, sanggol, isinilang na animang hita. Balibalitang tatakbong mayor ng Maynila na si dating Pangulong Estrada. Paano magiging kwalipikado kung sa San Juan nakatira at bumoboto? Kongresista sa Pampanga, sumulat sa Walt Disney Company para himuking magtayo ng Disneyland sa Clark. Lalaking nagpapakilalang si Justin Bieber sa internet para makapambiktima ng mga dalagita. Arestado! At dating beauty queen, nagpapiktorial ng naka-body paint lang para sa kampanya ng isang animal rights group. Pambihira ang kalagayan ng bagong silang na lalaking sanggol na yan sa bansang Pakistan. Anim ang kanyang hita. Sa mga sandaling ito ay nasa intensive care unit siya ng isang ospital doon. Ihahatid namin ang iba pang detalye tungkol sa kanyang kalagayan maya-maya lamang. Magandang gabi po. Sunog na naman sa kasagsagan ng tagirid sa pagkakataong ito ang mga barong-barong sa Agam Road ang natupok. 350 pamilya ang nawala ng tirahan. Makailang ulit na rin nagkasunog sa Agam Road, pero doon pa rin nagpapabalik-balik ang mga residente. Kandilang naiwang nakasindi naman ang sinasabing pinagmulan ng apoy. Yan ang tinutukan doon live ni Marie Dumani. Marie! Mel, Mike, aabot sa 3 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang natupok kaninang hapon dito sa Agam Road sa Quezon City. Dahil nga sa lakas ng apoy at dahil gawa rin sa mga light materials, wala na halos natira sa mga tahanan ng humigit kumulang 400 pamilya rito. Kitang-kita sa kapal at itim ng usok kung gaano kalakas ang sunog na tumupok sa may 150 bahay dito sa Agam Road kaninang bago mag-alas 2 ng hapon. Maging sa ilang kalapit na gusali, kitang maitim na usok. Sa loob lang ng 15 minuto, umabot na agad sa Task Force Alpha ang alarma ng sunog. Nagsimula umano ang sunog sa ikalawang palapag ng pinauupahang pwesto ni Marcos Monterola. Pero ang mismong umuokupa, di na mahagilap. Naiwan ang nakasinding kandila ang tinuturong sanhi ng sunog. Gumagawa ako dyan. Tapos nakita ng mga kasama ko rito na nagliliyab sa baba. Ano ko? Kasi nagkakandila sila ron eh. Nagkakandila. Sino? Yung naupahan doon. Hindi na kakaya magbayad ng kuryente. Bagamat may istasyon ng bumbero sa tapat lang na nasusunog na compound, di raw naging madaling apulahin ang apoy. Baka kapalang usok niya kasi napakadami pa ng mga nasusunog na bagay. Kasi kita niya naman, napakadami ng mga light materials na nakatambak at saka nandito sa paligid ng nasusunog na lugar. So kaya yan magbibigay ng napakakapal na usok. Sabi nga natin, nakakantala rin yan sa pagpatay natin ng apoy. Napakainit na. So yung pagkalat ng apoy, mas mabilis. Sugatan si SFO2 Rio Francisco matapos mahulog sa kinatatayo ang kawayan habang rumiresponde. Pati ang 17-anyos na si Kim Mauro na pinipilit lang sanang isalba ang mga gamit. Iralis ko po yung tangke. Biglang natalsikan lang po ako ng mantika. Hindi naman maluba yung condition niya. Stable naman siya. Kaya binigyan lamang siya ng medyo konting management.
Ayon sa mga kinatawa ng Office of the Vice Mayor, dalawang compound ang apektado. Ang CMLI compound sa tapat ng Veterans Memorial Medical Center at Sitio Belmonte sa Agham Road. Kaya taabot umano sa may 350 pamilya ang apektado na tuliro at mangiyak-iyak naming inabutan. Nasunog ulat yung ano namin eh. Wala mo natin na kahit ano. Sana ho yung nanonood sa amin ngayon, kahit man lang tumulong lang, kahit mga damit lang ho. Wala ho talaga kami nakuha kahit isa. Buti lang ho yung mga anak ko, okay naman ho sila. Kaya lang ho, lahat ho talaga na naipundar namin, wala ho. Maaari sana, tulungan kami kasi wala kami matuluyan eh. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkasunog sa Agham Road. Noong nakaraang taon lang, tatlong sunog ang na-cover ng GMA News sa lugar. Pinakamaraming naapektuhan ang sunog noong Pebrero, 5,000 pamilya. Nagsimula ang apoy sa Agham Road Corner EDSA at kumalat hanggang sa BIR Road. Mula naman 2006 hanggang 2010, 10 sunog ang naitala ng GMA News Research sa Agham Road. Karamihan ay structural fire, ang iba naman may kinalaman sa elektrisidad at ang isa'y dulot ng sumabog na LPG tank. Maeksakto 3:15 ng hapon ay dineklara ng fire out ng Quezon City Fire District ang sunog dito. Samantala, pansamantala muna mananatili sa barangay covered court ng Project 6 ang mga nawalan ng tahanan. Mike? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Nang maapula ang apoy kanina, agad nagsibalikan sa kani-kanilang bahay ang mga nasunugan. Nagbabaka sakaling may mga gamit pang maisasalba. Pero ang higit na pinoproblema nila ngayon, saan sila manunuluyan? Nakatutok si Ivan Mayrina live mula sa Agham Road sa Quezon City. Ivan? Yes, Mel, ang Center Island na ating kinatatayuan ngayon, gayon din ang gilid ng kalsada sa kahabaan ng Agham Road ang pansamantalang magiging tirahan na aabot sa 400 pamilyang nasunugan. Minuto pa lamang ang lumipas matapos ideklarang fire out ang sunog sa Agham Road ay ganito na ang makikita sa lugar. Ang mga nasunugang residente nagsibalikan sa mga nasunog nilang bahay at nagsimulang magsalba ng anumang mapakikinabangan. Sa ganito mga sitwasyon, walang maliit na bagay. Pati mga kaldero at anumang gamit sa kusina isinalba. Gayun din ang mga kabling tanso at bakal na pwedeng ibenta. Ah, ito, kalakali namin para may ano, wala kami na isalba eh, para may pangkain. Okay, eh. Bali, linilis ko, mayroon makuha man lang kahit paano eh. Bakit? Para pambili ng yero ulit, makatayo man lang. Ang mahirap pa ngayon, ang unang gabi nila na malamang daw ay dito lang muna sila sa kalsada. Lubhang apektado ang mga may maliliit na anak na walang matutuluyan. Diyan po siguro sa kapitbahay namin kasi may baby, hindi pwede sa hamugan. Baka po makituloy sa mga kapitbahay, hindi naman po na ano yung katabi namin eh. Ilang buwan na ba yung baby mo? 3 buwan po. Inaiselba ka ba? Yung ano lang po, mga kaldero, tsaka yung mga bata, yun ang mga bata eh. Eh, dito na lang kami, sa kalye muna, habang hindi pa naayos yung bahay. Inaiselba ka? Ha? Inaiselba ka ba? Eh, hindi ko nga naiselba yung mga damit namin, igamit namin, upos eh. Sa ngayon, dito lang muna siguro kami, kasi nagtatanong kami sa barangay namin, hinahanapan pa raw ng magandang pwesta, sir. Hinahanapan pa raw kung saan. Ngayon, may dumating naman dito, yung Red Cross at saka yung DSWD. Mag-aabot daw sila ng tulong kung doon sa evacuation center na. Mel, kung nakikita nyo ngayon sa aking likuran, may mahabang pila dito. Kasalukuyang namamahagi ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation. Ang Kapuso Foundation ang isa po sa mga unang rumisponde at naghatid ng tulong sa mga nasunugan dito sa Agham Road. Kabilang po sa mga ipinamahagi ang bigas, ang ready-to-eat food, gayon din ang mga biskuit at noodles at meron din pong ipinamahaging mga damit. Mel, ipinaabot ng mga taga rito ang kanilang pasasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Mel. Ivan, yun lang bang isang hilera ng informal settlers dyan ang nasunog? Alam mo, magkabila yan eh. Oo, Mel, itong side na to, dito sa aking likuran na nakikita ninyo, oo, itong papunta dito sa North Avenue, yun yung nasunugan, Mel. Lahat yun, nasunog, naubos. Hindi naman, Mel, hindi naman yung buong hilera. Sa bilang ng mga barangay officials dito, nasa 150 houses daw yung nasunog, Mel. So sa kasalukuyan, ano ngayon ang plano ng barangay officials dyan? Sa manunuluyan at ganong katagal? Paano? Ano? Hanggang dyan na lang ba, Ivan? Tulad ng nabanggit ni Maris kanina, Mel, isa sa mga in-identify na evacuation centers, yung covered court
ng Barangay Pag-asa sa Project 6. Pero may kalayuan daw ito ayon sa mga barangay officials. Ang mangyayari nito, yung ilan sa mga nasunugan, makikitira daw muna sa mga kapitbahay. Yung ilan naman, sinabi, dito na lang nga muna sa Center Island at makapagtayo muna ng tent at may masilungan man lamang. Naku, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mga kapuso, may kasabihan tayo na mas mainam na manakawan kaysa masunugan. Kaya isa o bawat sandali, dapat iwas sunog tayo. Huwag po tayo maglalagay ng mga mainit o nakaapoy ng mga gamit tulad ng mga kandila malapit sa mga madaling masunog gaya ng papel, tela o kemikal. Kung marami naman kayong dekuryente mga gamit, huwag na huwag po ninyong i-overload ang mga saksakan. Tanging sa mga eksperto lang nyo ipagawa ang mga linya ng kuryente. Pagdating naman po sa kusina, mga kapuso, ay tsakin nyong walang singaw ang tangke, hose at tubo ng inyong LPG. Doon naman sa mga naninigarilyo, huwag naman po sana kayong humitit sa kama. Tsakin ding patay ang upos ng sigarilyo ninyo bago nyo itapon. Ilayun nyo rin sa mga chikiting, mga kapuso, ang mga posporo pati ng mga lighter. Ilan lang po yan sa marami pang mga simpleng akbang na ang dulot ay panatag na kalooban. Naghihimutok ang mga nasunugan kahapon sa Barangay Damayan sa Quezon City. Hindi raw nakalapit ang mga truck ng bumbero dahil sa hukay sa kalsada. Nakatutok si Lay Alves. Oh my God! Kainitan ng araw kahapon ng masunog ang mga bahay dito sa Barangay Damayan sa Quezon City. Kuhang-kuha ni Youth Cooper Joan Pasis ang lumalagablab na apoy. Pwede po! Dalawa ang nasawi sa sunog. Isa sa mga biktima ang kapatid ni Salvador Gonzalez na si Andy. Nakalabas na po siya. Binalikan niya po yung siguro importante po ibabalikan niya. Hindi na siya nakalabas. Ang mister naman ni Melanie na si Jimmy Aguilar, inatake raw ng alta presyon sa kasagsaga ng sunog. Tapos nung bumalik kami para kumuha kami ng mga damit, tapos sumunod siya, sabi niyang ganun. Dalian nyo, kumuha na lang kayo kahit konti. Nakatayo po siya dyan. Tapos namalaya namin, bigla na lang siya tumumba. Nabagok ang ulo ni Jimmy at hindi na umabot pa ng buhay sa ospital. Halos 150 pamilya ang nawala ng tirahan. Ang ilan, pansamantalang nanunuluyan sa barangay hall. Hindi patiyak ang sanhi ng sunog. May nagsasabing dahil ito sa paglalaro ng mga bata ng posporo o posibleng overloading ng electrical outlet. Sinasabing sa bahay ni Jeronima Aliganga nagmula ang sunog. Pero itinanggi niya ito. May mga galit lang daw sa kanya. Kasi halos lahat nga ng upahan sa bahay ko, hindi na sila nakakabayad. Dahil pinapaalis ko na sila, dahil inaangkin nila ang bahay ko. Isa sa mga sinisisi ng mga residente kung bakit hindi agad naapula ang apoy ay ang hukay ng Maynilad. Dahil daw dito ay hindi nakalapit ang mga fire truck. Makikid din ang kalsada. Hindi makadaan yung bumbero, lalo nakabalagbag yan. Walang gumagawa, dalawang linggo na? Wala, tahinga lang. Kinumpirma ng Maynilad na may mga hukay nga sila sa lugar para sa improvement projects na tatagal hanggang Hulyo. Pero tinitiyak nilang maayos ang kanilang proyekto, kumpleto sa signages. Possible rin daw ang daan bagamat hindi raw maiiwasang magkaroon ng pagsisikip. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.